Digan. Problema ba sa pag-ibig? Naku, sisiw, yakang yaka. Ikonsulta, magtanong at sasagutin niya ng eksperto. Isang tawag o text lang, siguradong solve ka na. DJ Josa, iniwan na ako ng asawa ko, kinagpalit pa ako sa mas gwapo. DJ Josa, mahal ko pa siya eh, pero di na niya ako mahal. Bakit ganun? Ano pa bang kulang sa akin? DJ Josa, masyadong selos yung girlfriend ko eh. Paano ang gagawin ko? Mawawala ang tinik sa iyong puso at gagaang ang lahat ng iyong love problems. As DJ Josa said, basta ipagtiwala, siya na ang bahala. You looked inside my fantasies and made each one come true. Kaya tutok na sa DJ Josa Love Diaries. DJ Josa Love Diaries. Dalawang oras na at pinaaga pa. Dalawang oras na punong-puno ng kwentong buhay, pag-ibig, love experiences na mahirap burahin sa ating isipan. Guess I'm just afraid I'm not the kind who makes it last forever. DJ Josa Love Diaries. Mapapakinggan sa Radyo DZME, mapapanood sa DZME Facebook Live Streaming tuwing alas 8 hanggang alas 10 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito sa DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alit, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Narito na ang mga kwentong patungkol sa puso. Miss J. Love. Miss J. Diaries. Love Diaries. Narito na ang mga kwentong patungkol sa puso. Miss J. Love. Miss J. Diaries. Love Diaries.
Hey! It's a beautiful life. Beautiful. You can do what you want, you see today. What you're doing tomorrow's gonna come your way. Don't you ever conceal the even low. You will find, oh, it's a beautiful life. Oh, oh, it's a beautiful life. Oh, oh, it's a beautiful life. Oh, oh, I just wanna be here beside you. When you feel down, there's so many things there that's gonna lift you up. See the nature in bloom, a loving child. Set your dream, whoa. It's a beautiful life, oh, oh. It's a beautiful life, oh, oh. It's a beautiful life, oh, oh. I just wanna be here beside you. Be here beside you. You're looking for somewhere to belong. You're standing all alone for someone to guide you on your way. Now and forever, it's a beautiful life. Oh, oh, it's a beautiful life. Gonna take you to a place I've never been before. Oh, yeah. Gonna take you in my arms and fly away tonight. Yes. It's a beautiful life. Hindi naman ganun yung katapusan. Ay, nako! Good evening po. Good evening to everybody. Good evening mga loves ko. Ayan, nai-promise ko na dapat wala kami today kasi dapat pupunta kala sa inyong tea pero pinospone para magsabay-sabay na po kaming mga taga-DZME. Next week na po kami pupunta so nandito pa rin kami today. Opo. Good evening sa lahat. Good evening, Miss Jen. Good evening, Miss Jay. Mukhang napakaganda ng iyong ano. Ngiti. Ngiti na, ewan, basta may nararamdaman ako sa'yo. Pinapawisan ako. Oo nga, pinapawisan ka ng malamig. Sobra. Na hindi ko maintindihan kung paano. Kung alam ko lang, idak yan. Hindi, ano? Mag-excuse ako saglit lang. Ipaupuin ko muna si Hides. At least of si Hides, course. Marunong siya neto. Oo. At yung pag-uusapan natin for today, mga loves ko, it's all about yung marriage contract or yung married span of married life. Uh-oh. Yung parang pwede ba siyang i-renew. Oo. Nang halimbawa, 5 years, gano'n. Renewable marriage contract, parang gano'n. Pwede ba siyang gawing gano'n? Possible daw. So may mga inaral itong ating guest today para ma-expound natin yung mga ideas. Uh-oh. Ng renewable marriage contract. Nako, nakakatakot mag-comment dyan. Oo. Anyways, ko, ano to medyo, eh, mga pananaw naman to. Uh-oh. Te. Pananaw, kaya, medyo delikado ang ingat-ingat na lang. Oo. Okay lang, mga pananaw. Uh-oh. Ito na at least maging neutral tayo sa reality, sa nangyayari sa kasalukuyan, at saka
yung fantasy, di ba? Kasi okay, malalawakin natin yan later. Good evening muna sa lahat ng umaantabay dito sa DZMA 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. At sa tagapagantabay sa ating Facebook Live all over the world, good evening po. Magandang buhay po sa inyong lahat. Oo, magandang buhay po sa inyong lahat. Pero bago ang lahat, binabati ko muna yung aking kaibigan na nagdiwang ng kanyang kaarawan, si Bebot Sonia Baygarco, na kahapon ay kasama namin dyan sa SM Fairview at kumain kami ng bonggang-bongga sa Samboko Gin. Ayun. Pwede mo sabihin yon? Hindi rin. Oo nga, sorry. Miss Bebot, happy birthday. At syempre sa lahat po ng birthday today. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat. Muli po mga kasama muna natin dito sa studio, ang ating production assistant, na sabi nila Malagoma, Papa John. Yahoo! IT expert. Nababahala na naman ako sa kanyang kaayusan today. Ang ganda-ganda na naman niya. Oo, feeling nga, ko. Kasi pag ganyan daw, may kakaiba eh. Oo, may ganap siya eh. Parang medyo inspired. Oo, inspired. Oo, may inspirasyon si Miss Hyde. At na doon sa interview nila kahapon, may nagtanong at tinanong kung jowable ba si Hyde. Ang sagot, sabi? Jowable. Oh my goodness. Ayan. Super. IT expert, Heidi Monroy. Yeo. Parang Arabic ang dating ng ano, ha? Ganda nun, ha? Ganda nun, ha? Iba yun, ha? Iba. Iba, Sir Alex, ha? Lex, teka lang. Ay, grabe. Hide, salika muna dito. Sa ating technical side, ang tall, dark, handsome ng DZME. Pag sinabi yan, automatic engineer, Alex Fuentes. Fuentes! Oh, ay, nako. I love you. Drive mo muna saglit, ha? Pasensya ka na. Na kayo. Ano lang? Ilang minutes lang? Ilang minutes lang. Andyan. Drive mo lang ito. Ida-drive lang. Medyo hindi ano. Time out. Konti lang. Pero andito naman si Miss Hydes eh. Kaya napaka-sexy at napakaganda. May inspirasyon to. Kaya ganito. Oy, first time in history. Diba? Face to face. Side by side. Miss Heidi Monroy. Wow. Grabe. Ilang minuto niya lang po ako makakasama. Ilang minuto lang yan. Bakit may pasimba? Ay, ang taray. Miss Heidi. Oh my, ganun talaga. Bawing-bawi kagabi. Grabe. Iba-iba ka, Sir Alex Fuentes. Ganado kang ganado. Mukhang ganado talaga sa buhay si Sir Alex. Nakikita ko ng kasiyahan sa kanyang mukha. Diba, taglay niya ang isang lalaking ano, marupok pero matibay. Matibay saan? Doon. Hello, Miss Heidi. Hello din po. Ay, kala mo tagal. Na-miss na po kita kasi diba, medyo matagal na po tayong hindi mo siya nagkikita. Ay, hindi tayo nagkikita pero lagi kitang binabate. Ay, kasi syempre naman. Kasi alam ko bakit po. Sobrang ganda mong manamit at napaka-sexy mo. Lahat nasa yun eh. Ang wala ka na lang isang bagay. Wala kang jowa. Pero sabi nila jowable ka raw, diba? So, kahit naman po ikaw, jowable naman po kaso kayo. Kaso talagang wala eh. Talagang wala eh. Kailangan ng jowa ko. Medyo kasing idaran ko, syempre. Kaya lang nagkakagusto sa akin, mga 25. Oh, wow. Yung tori, diba? Dapat sa'yo yun. Diba? Oh, 25. Mm-hmm. Ay, kumusta naman kay, sa classmate ko, Arnold Mamua Donato. Kumusta? Sana magkaroon tayong Christmas party at dapat ikaw ang host. Hindi mag-host. Siya ang mag-tawag dito, organize. Okay. Umpisahan na, mga kabatchmate. Ha? Oh, si Ma'am Ina is watching. Mamaya kakantahan tayo niya si Ma'am Ina, ang ating singing educator. 'Di ba? At mamaya magkakaroon siya ng maraming tawag dito, opinion tungkol sa ating topic. Pero dapat hindi ko muna sinabi, 'di ba? Nandiyan eh, nakita ko eh. Wala, hindi po ako makaka-relate dito. Kasal-kasal to eh. Oo, hindi ka pa makaka-relate dyan. Pero, check yan. So, kung meron po kayong gusto nga tawag dito ipahatid, magbigay po kayo ng tawag dito suggestion ng inyong mga pananaw tungkol po sa aming topic. Kung about ito po ay sa marriage, siguro po kung pwedeng, renewal ba to ng ating vows, ng ating marriage, contract. Ng contract.
So, magbigay po kayo ng inyong mga pananaw kung tama comment, po ba, comment okay. Lang po. Comment, comment lang po. Habang hinihintay po natin ng konti lang na nag-excuse na ating host na si Miss J. May mga bagay kasi talaga na hindi na natin kayang pigilan. Oo, may mga bagay na hindi kayang pigilan kahit nakaupo ka. Pero okay lang yun. Babalik si Miss J at babalik. Uh-oh. Ayan, no? Maghintay lang po kayo. Mga konting panahon lang naman. Hello, Miss Kelly Lim. Nandito na po sila. Salamat po. And nandito rin siya. Hindi, babasahin ko ito muna habang hinihinta natin si Miss J. Si Miss Timmy Almogen. Present, sabi niya. Tapos si Sherwin Marco Weah. Good evening, Miss J. Good evening to you. Top fan Sherwin. Top fan talaga si Sherwin. Nangungulek ata to si, ano, si Sherwin ng ano, top fan na badge. Oo, talaga, no? Si Sir Timmy Almogen. Sherwin Marco Weah. Sabi ni Sir, ni Ma'am Timmy. Sabi naman ni replying siya, sabi niya, nauna ka, Tim, sabi niya. Oh, tapos sabi naman ni Timmy Almogen, kay okay na, pamatyag kuwin. Ay, Diyos ko day. Tapos sabi ni Sherwin Markowi, Princess at Cheong, where na you? Ay, yung mga pa-mention. Na. Ito na yung mga pa-mention ni Sherwin oo, eh. Oo. At nandito na rin po si Sir Chris Palomar. Hello po. Opo, happy hello watching po. Happy watching. Oo. Nanonood din po si Miss Josa habang nandun siya sa loob. At saka siya, sabi ni Sir Chris Palomar, KLP na, kasayahan lamang program. Oh, ah, di ba? Sir, kasi tos maraming tawa-tawa-tawa, oh, hindi ka makasagot, no? Kala mo, ha? Kala mo, hindi ka makasagot dyan, ha? Yung beside. Sige, it's your turn. Hindi po, di ba? Siyempre sa Miss J, palagi lang katuwaan at kasiyahan ang dala ng programang ito. Siyempre naman dapat, ano, hindi tao, ang tao kailangan, katulad natin, nandito tayo sa radio, na marami nakikinig sa atin saan man dako ng mundo, abot na abot yan, basta't may radio at saka live streaming tayo, di ba, sa FB Live. So, ibig sabihin, maraming tao worldwide ang nakakapanood sa atin. Kaya dapat, masaya tayo sa buong programa natin. Siyempre. Di ba? Masaya lang. Andiyan lang ang problema eh. Diyan ka muna. Wag mo na, sabi nga nila, wag mo nang problemahin ang problema. Dahil problema na problema yun na eh. Diba? Tapos po problemahin mo pa. Diba? Yun eh. Oh, Miss Hides, may masasabi ka ba ngayon? Eto, nakita ko na po si Miss, si Miss Alma Avery. Happy watching po. At syempre, sa napakagandang asawa ni Sir Ed Sarto, ang ating station. Station manager. Hindi. Ano, program director. A program director, si Sir Ed. Naku, baka magali sa atin, Sir Tony. Sir Tony Tabat, no? Ayan, hello po, happy watching, so, Miss Hazel. Sabi ni Sir Tony Tabat, nag-iba na kayo ng ano, station manager na, napakala ko pa ako pa rin. Yung pala, na-promote na si Sir Ed Sarto. Hindi niya alam, ano? Diyos ko po. O eto, sabi ni Ma'am Alma Avery, good evening mga baby loves, happy watching po. Wow, Miss Alma, namimiss na po namin kayo ng buong team ng DZME. Talagang team ng DZME. Team. Talagang buong team. Erasmus sama-sama. Stars. Sige, sama-sama. And of course, sabi ni ano, ni tawag dito, ni Chris Palomar, Harana at iba pa. Sabi naman ni Sir J. Villanueva, good eve sa lahat ng viewers. And of course, sabi ni Sir Sherwin Markowea, ganda ka pa sa gani, Ma'am Jem. Why? Kasi wala si Miss J dyan sa upuan mo, kaya hindi ka sinalan na sa sides. Thank you, Sherwin Markowea. Abanico, wow, it's a beautiful life. Kasi, Miss Gandang Aba, etong beautiful life, na-request yan nung isang kahapon, di ba, na-request? Eto, parang ayaw mong maniwala. Ay, hindi nung isang po araw, nung Miyerkules. So, sabi ko, next time, kakantahin namin. So, it's opening number ayun namin ngayon ni Josa. Yun nga lang si Josa, medyo nagpahinga ng konti. Tawag dito, konti lang. May inasikaso lang siya dun sa bag niya. Kasi bag niya, ewan ko ba dun? Diyos ko day. Sabi pa ni Jay Villanueva, pwedeng mag-request po, duet po kayong tatlo.
Sige, mamaya magtitrio kaming apat. Wait lang ng konti, ha? Sir J. Villanueva. Sabi naman ni Timmy Almogen, Abanico. Ay, sabi naman ni Timmy Almogen, sayaw. Tapos sabi ni Abanico, good evening to beautiful ladies. Oh, good evening din, Miss Abba. Ganda-ganda mo. And of course, to Timmy and Sherwin Mark. Hello, Ate Kelly Lim. And sabi ni Sir ni Miss Timmy, ang ganda naman ng outfit nyo, Miss Josa at Miss Jem. O, di ba? Kasi kanina. At ang sexy ni Miss Heidi, ako na magsasabi. Tapos si Miss Abba, Nico ulit. DJ Josa, next time na lang daw si boss guest nyo sa'yo. On duty pa, lolo ko. Ah, okay po. Sabihin nyo lang po kay Papa John. At nandyan lang po si Papa John para kumuha ng inyong mga schedule. Yan. Oh, ha? Share-share na po mga baby loves. Kasi po, maya-maya ng konti, nandyan na po si DJ Josa natin. Diba? Mm-hmm. Miss Heidi, wala ka namang... Sabihin mo na. Sabihin mo na ang nilalaman ng iyong puso. Ano ba? Payag ka ba na ang ating marriage ay may renewal? Ha? Renewal? Renewal. So, yung contract? Contract. Siguro. Like, opo. Payag ka? Kasi di ba minsan sa long term, kahit gaano pa kayo katagal na magkasama, hindi mo naman ma-assure kung ano, may same pa rin yung feelings nyo. Ganyan. So halimbawa, parang ano, kasi kung 5 years lang. Kasi millennial ka eh. Dyan, kasi ang makikita mo dyan, kung halimbawa, i-renew mo yung contract nyo. Eh hindi, ganito na lang. Kasi millennial ka, parang nakikita mo dun sa mga dati pa na diba yung experience sila, nagpakasal sila, nang syempre pag hindi nag-work out. So ibig sabihin nun, forever na yun, pag nakapirma ka doon, unless ipaanal mo, paanal. Or meron kayong legal separation, diba? Eh, ang mahal-mahal nun, diba? Oh, alam mo na. Ang daming proseso. So para sa'yo, Miss Hides, ulitin ko ulit at ulitin mo rin yung answer mo about renewal, payag ka o hindi. Yun nga, payag ka, diba? Tapos bakit? Bakit ka pumayag agad-agad? Bakit ka pumayag agad-agad? Babawiin ko na. Hindi. Naisip ko lang kasi bigla ko lang na-realize. Yes, na-realize. Ngayon lang. Oo, ngayon lang. Parang katulad lang din yun sa pagpaproseso ng mga valid IDs natin, di ba? Oo. Katulad ngayon, yung mga IDs natin may expiration date. So kapag nag-expired na siya, mag-aano ka naman, panibagong process ka na naman, panibagong lakad ka na naman, napaka-hassle lang sa time. So yung marriage para lang sang para lang siyang validation. Para lang validation ng ID. Ah, parang antindi nun na, parang marriage ngayon, parang andaling, ibig sabihin, kung sa ID natin ikukumpara, parang yung validation lang yon. So ibig sabihin, ito ba ay dahilan para, parang ang hirap nun. Diba ID, iba-validate mo lang. So pag marriage contract, iba-validate mo rin lang. Iba-validate mo na mabisa pa yung kasal nyo. Oh my goodness, parang ang hirap, no? But anyway, siguro talagang ganun. Sige, Miss Heidi, kanta muna tayo. Kayo na po muna. Kanta muna tayo. Bigyan niyo po muna sila, Miss Jem, ng kanta. Kanta muna tayo ng, ano, ng, pakipindot nga. It's a heartache. Kakanta muna ako kasi habang may heartache pa rito. 'Di ba? Kakanta muna tayo ng mga ganun. O para po sa inyong lahat, yung mga masasakit po ang puso diyan, ito po ay para sa inyo. Nothing but a heartache hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in a cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Sing. Nothing but a heartache.
him till your arms break, then he'll let you down. It ain't right with love to share when you find he doesn't care for you. It ain't twice to need someone as much as I depended on you. Oh, it's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. Fool's game, nothing but a fool's game, standing in a cold rain, feeling like a clown. Hey! Nakita ko na rin ang ating station manager, si Sir Tony Tapad. Happy watching! It ain't right with love to share when you find he doesn't care for you. It ain't wise to need someone as much as I depended on you. Oh, it's a heartache, nothing but a heartache. Love him till your arms break, then he'll let you down. It's a fool's game, nothing but a fool's game, standing in a cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Then he'll let you down. Aha. It's a heartache talaga 'yon, ha. Mm. Ngayon, nako, nandito sa line 2 si Miss Marie Carr. Kausapin mo na siya, Miss Heidi. Hello po. Hello, good evening, Heidi. Hello po, Miss Marie Carr. Good evening po. Si DJ Josa wala. Ano andyan? Nakikinig po. Nakikinig po siya. Kasi hindi ko siya naririnig. Oo. Ano, tawag dito? May ginagawa lang po na lang importante. Ang ganda niyo kumanta lahat. Ooh, thank you, Miss Marika. Kahapon narinig ko rin. Noo, araw-araw nakikinig ako sa program niyo, maganda. Oh, thank you so much, Miss Marika. Pwede rin pala kumanta sa program niyo kasi narinig ko si Tita Lynn Aguila. Oo, pwede. Gusto mong mag-guest dito? Oo, minsan kakanta ako. Kasi oo naman. Madalas kumakanta ako kay DJ Neil. Eh. Sana, oo kasi naman. Kasi akala ko, walang kantahan dyan. Kala ko kayo lang kumakanta. Ay, meron di, po. Pwede po. Magkilala nyo po si Papa dyan, di ba? Yung ating ano. Oo, galing din niya kumanta. Oo, magaling din niya si Papa dyan kumanta. Basta, idol yun si Papa dyan. Sabihin nyo eh. Lang kung kailan at saan. Mag-meet po tayo, kanta po tayo. Hindi, kasi dito po. Kasi yung Christmas party niyo eh. Kailan ba yun? Sana makapunta ako. Oo nga po. Sasabihin po nila yan kung kailan po. Sabi ko nga kay Kelly, sabi po kay Kelly, by November 24, pupunta kami dyan sa birthday ni DJ Joseph. Ay, opo. Ay, kayo pala. Kagrupo niyo pala sila, ano? Kagrupo niyo po pala siya, nila si Miss Kelly. Tsaka sila Tim, eh. Okay. Matagal na kami magkaibigan niyo, yung DCME nasa Muñoz pa. Tagaron ako dati eh sa parting dyan. Bata pa ako. Nandyan na yung DCME. Tapos, nag-guest na rin ako dyan noon pa kay Tita Swarding. Noon. Hindi ko sukat akalain na sa DCME pa rin pala ako pupunta pagtanda ko. Marami diba, akong Heidi? Program na pinapakinggan dyan. Tsaka dati si Jenny Pahilanggan na bata.
Oh. Si Ate Jenny, wala na ata dyan si Ate Jenny. Ay, si Miss... Oh, mabait din yun. Ah, ganun po ba? Ewan ko, Miss Heidi, kilala mo ba siya? Hindi rin, hindi na ako okay, kilala ko siya. Oo. Pero Miss Maricar... At saka si Jamie. Saka si... Miss... Jamie Quinto. Ah, oo, oh, magaling po yun. Si Ma'am Jamie Quinto. Opo. Sa homebody naman siya. Opo. Nanonood din kayo ng programa niya. Hindi, nakikinig lang ako wala kong FB. Ah! Malinaw po ba signal namin sa Marikina? Oo. Maganda. Maganda lahat ang program sa DCME. Mungkin sa madaling araw pa lang nakikinig na ako kay DJ Neil. Oh, wala nang lipatan. Wala nang lipatan talaga. Thank you po. Talagang loyal na loyal ng DCME si Ma'am Maricar. Yung pilita ng radyo ko nakatutok na doon sa DCME. So, Miss Maricar, bakit po napatawag kayo? Eh, maganda yung program nyo at saka bumabati ako palagi dyan kay DJ Josa. Opo. Maya-maya po si DJ Josa ay nandito na rin po siya kasi may pag-uusapan po kami na medyo, alam nyo na, napakaganda po ng topic namin. At meron po kaming guest ngayon na magpapaliwanag din po at magbibigay din ng kanyang mga kuro-kuro tungkol dito sa ating a topic about marriage. Kayo po ba, Tita Maricar? Maganda nga yung mga topic nyo. Si Kelly nga ang nagsabi sa akin. Sabi, Maricar, makinig ka dyan kay DJ Josa. Magandang program. Maganda talaga. Nag-start ako makinig sa inyo. Maganda talaga. Kasi po, Miss Maricar, kung bakit napakaganda po ng programa namin. Kasi po, kahit po yung mga viewers namin, kasali po kayo sa programa namin. Lahat po ng mga ano nyo, lahat po ng mga comments nyo po, binabasa po namin. Oo. Kung may nakakaligtaan po kami minsan, yun po ay dahil sa yung connection po ng ating wifi. Medyo mabagal po siya, kaya po minsan nadi-delayed po yung mga messages. Pero lahat po ito, binabasa po namin. Ano yung Heidi, yung naririnig ko may contest kayo? Ano yun? Contest? Contest po? Opo. Ano po? Ano yung contest? Sabi ni DJ Josa may pa-premium. Ah, yung ano yun? Ah, yung sa part po yun ng ano, ng program, ng Love Diaries po, yung kantanong po. Ah, kakanta? Hindi kantan, po, kantanong may po. Mga, ano po. May mga, ano, palaro po kami, tapos may audience interaction po, tapos kapag nasagot niyo po ng tama, may premium po kayong makukuha. Oo. Maganda yan. Oh, maganda, may hindi ako kumanta. Mama, maganda yan. Parang ganito po, may play silang music dito. Tapos, kung sino po yung makauna na mag-message dito sa chat ano natin, sa box natin dito, comment box, yun po ang ano, mananalo. One person lang? Opo. Halimbawa po, nag-play po kami ng music like, it's a heartache ang pamagat. Ngayon, nahulaan nyo po, di panalo po kayo. Ganun po yun. Opo. Oo. Ayun. Babati na ako. Sige po. Oo. Binabati ko kayo lahat dyan. O si Papa dyan, si DJ Josa, pati ikaw Heidi. Oy. At lahat ng mga staff dyan. Oo. Binabati ko si Kelly and Susette Lim. Wow. Si Tita Lynn Aguila. Mm-mm. At saka... Happy birthday kay Robilyn Asukal Preto today. Wow. And also to Michael Francisco. Sana kanta pa kayo. Sige po, kakanta po kami ng marami. Oo, ang ganda-ganda. Oo, yun ang request ko. Kanta kayong tatlo. Anong kantang request nyo po, Miss Maricar? Sana yung ano, yung kanta ni ano, ni yung ikaw, yung ni kay... ano ni... Yeng Constantino. Sige po, kakantahin po namin po para sa iyo. Oo. At sige saka po. Yung ano, akantahin ni Papa dyan yung kay, yung nandito ako. Ay, kay Papa dyan po. Sa tingin ko po, si Papa dyan po ay ano, busy ngayon. Ay, sayang. Pag sila po ni Miss Heidi, kasi every Thursday. Next Thursday po, Miss Kelly. Oo, Miss, hindi siya makakakanta. Hindi po siya kakanta ngayon, pero pipilitin ko po pag kaya niya. Oo. Hindi, kung hindi niya naman makanta, kahit na anong kanta-kantahin ni Papa dyan. Sige po. Talaga si Papa dyan, merong ano. Papa dyan, naririnig mo ba? Nakikinig ka, no? Sa radio. You're watching. Kaya ang dapat kantahin mo raw, nandito ako. Tapos si Miss Heidi, tsaka ako kakanta ngayon ng ikaw. Pati si Bayeng Constantino.
Si Miss Josa, maya-maya lang po, eh, pupunta na po dito sa set. Kasi medyo, ano po siya, may hinahanap po siya. Pero hindi ko alam kung nakita na po niya. Ang ganda talaga ng program niya, tsaka masaya. Masaya tsaka maganda talaga. Opo. Oo. Interesting program. Salamat po, Miss Marika. Lahat nandyan, musical. Opo. Musical. Katatawanan. May mga love problem. Opo. Oo, lahat. Oo. Kompleto na. Opo. O, sige po, Miss Marika. At kung sige, thank you. Nabati nyo na po naman yung mga friends, eto po yung kanta ninyong request, yung Ikaw, ni Yeng Constantino. God bless po. Sige, thank you. Thank you po, Tita Malika. Ingat po. Miss Heidi, kumanta ka ha? Alam, masisira. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pintig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko simula ng matanto na balang araw iibig ang puso. Heidi, ikaw ang pag-ibig na hinintay. Masisira. Puso ay nalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon nandito na. Ikaw, ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko'y ikaw. Masisira, Miss Jem. Hindi. Masisira, Miss Jem. Iyang-iyan ako. Sing it. Nakapalibot sa akin mga singers, Miss Jem. Humihinto sa bawat oras ng tagpo ang pag-ikot ng mundo. Humingitin. Hindi ko alam. Puso, pagkat nasagot na ang tanong, nag-aalala noon kung may magmamahal sa akin ng tunay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ngunit ngayon, nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko'y ikaw. At hindi puso ay nalumpay ng kay tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na hinintay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko'y ikaw. Ikaw, ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko,
ligaya at pag-ibig ko'y ikaw. Ayun. Grabe naman si Miss Heidi, oh. Kasi sabi po, ko ikaw ang kumante. Ang daming sumasabit sa lalamunan ng ate mo, eh. Pinabayaan mo ko sa aerial. Masisira po yung kanta, tsaka marami pong nakapalibot sa akin singers. Ay, hindi. Tingnan mo, tumaas tayo, 39 na nga. Ay, iba kami sides. Ayan okay. Na, may nagbabalik may na. May nagbabalik. Ang may-ari ng trono. Ang may-ari ng trono. Prisalwa. Oh, ayan, nabululog ka na. Salamat, Miss Heidi. Thank you so much. Nakita niya na yung wallet niya. Salamat, Heidi. Grabe. Nagpanik ka, kala mo wala tayong pamasahe mamaya. Sana hindi na umano ulit. Ay, my God. Kayo mga bebelabs ko. Binabati ko nga pala yung mga taga-Gasan Marinduque, taga-Kabugaw-Gasan Marinduque. Lahat po ng taga-Marinduque, binabati ko po. Kumusta po kayo dyan? Enjoy listening, watching po sa FB Live. At binabati ko po ang lahat po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Okay. Happy birthday! Happy birthday sa inyong lahat. Ayan. Pasensya na ho kayo mga loves ko ha. Medyo hindi magandang pakiramdam ng welcome inyong lingkod. Welcome back! Thank you so much. See? Nabasa niyo na ba yung mga ano ay, nila? Nabasa ko yung iba. Si Miss Heights, hindi siya makapagsalita sa akin. Hindi siya makasingit. Hello sa inyo, Lin, Tita Lin Aguila, hello. Uncle Rudy de la Cuesta, Ate Ingit Pomor, Ate Sara Abulencia. Dapat may interview din ako doon sa kay Ate Sara Abulencia tungkol sa usaping pero tignan natin. Tungkol sa usapin, kakadaan lang kasi ng World Boss Day nung 16. So magtatanong ako sa mga nagiging empleyado, mga OFW na may mga iba-ibang naging bossing, mga amo dyan sa ibang bansa. Kaya mag-i-interview sana ako ng mga OFWs today. Wow. Ayan. Si Kay. Si Chris. Kay Charm Kobayashi. Neng, kumusta? Ang ganda ng topic namin ngayon. Mag-comment ka please. Ayan. Si Jay Villanueva, hello. Ay, may comment na si Ate Ingit Pamor. Sa akin, no, walang renewal na. Ihatid mo na lang sa mga parents niya. Ano yun, martir? Habang buhay, iyo. Allergy ako dyan. Eduardo Gallardo ng India, nandyan na din. Sir Tony Tabad. Ayan, nanonood pala Sir Tony na nag-excuse ako. Pasensya na, boss ko. At sobrang pinawisan ako ng malamig kanina. Actually, kanina pa po ako nagkakaganito. Nakailan na ho akong balik-balik doon kay Ato, kay Tita. Ayan, pasensya na po kayo. Okay, and ayan, sa mga hindi pa nababasa, ulitin na lang natin later kasi hindi ko na masundan kung alin dito yung nabasa nila. Kanina pa ako na nakikinig sa car stereo, sabi dito, sino kaya siya? Si Sir Tony Tabad ba ito? Okay, Ate Susetli, Meryl, andyan na din. Si Timmy, nabasa niyo na po. Yeah, yung, pero nabasa ko na sa ulan. Yung mahaba? Not yet. Yung comment niya about sa hindi pa po. May sana unawain ako. Parang ganon. Hindi pa. So, hindi pa. Yes, okay, marami pa po tayo. But anyways, tawagin muna natin ang ating guest for today na siya po yung may idea ng ating pag-uusapan. Pinag-uusapan ngayong araw na to. Let us all welcome the singing educator, Ma'am Ina! Yahoo! Wow! Ganda ni Ma'am Ina ngayon, ha. Kala mo naman makikita yung takong mo dyan. Oo nga, te. Nagtakong ka pa, ha. Hi! Hi, Ma'am Ina. Welcome ulit. Hi, Miss Jem. Ang ganda-ganda yung pareho. Ito muna. Wala siyang headset pala. Ito. Maingay siya, maingay. Ganun siya. Naririnig naman natin. Ganyan na lang kasi naririnig naman siya. Oo, ayusin natin. Ayan, dapat nilalagay sa dibdib ni Ma'am Ina. Yan. So, bibigyan ko kayo nito. May headset ka ba dyan extra? Bibigyan kita ng headset. Naririnig mo ba ako, Ma'am Ina? Of course. Ay, ang ganda ni Ma'am Ina. Mukhang loaded ang schedule mo ngayong araw na to. Oh, maghapon. Ina. Naririnig na nila ako. Apo, naririnig ka na po. Oo, oh, kanina pa ako. Pero yung headset natin, hanap muna lang saglit para may headset. Mm-hmm. Okay, 8:58 on the clock. Samahan niyo po kami hanggang alas 10, mga loves ko. But ang dami na pong mga pananaw dito. Medyo napalagpas ko. Pasensya na po kayo. Mm-hmm. Yung mga unang comments, kung hindi man ito nabasa, babalikan ko po sila isa-isa. At
Ayan, dali. Uunahin ko to dito sa naabutan ng kamay ko kay Timmy Almogen. Ayan. Sa mga nandito na, hello po sa inyo lahat. Ah, muli po, pasensya na po ulit kanina. Si Timmy, ang sabi niya, sa mga karanasang akala mo'y mangwawasak. Yun pala, mas binubuo tayo para sa muling pagsabak. Sa buhay na nagpapaalala na ikaw ay buhay. Mm-hmm. Ang buhay na merong itaas at ibaba. Dahil sa muli mong pagdapa, meron muling yayakap sa iyo. Oh. Palilibutan o protektahan mula sa silakbo ng bagyo hanggang sa ngumiti muli ang araw. Ang mga mahigpit na yakap ay dahan-dahang bibitaw. Natatanaw mo na ulit yung araw na para bang ikaw yung uod na handa nang kumawala sa matagal ng pagkabalot. Mm-hmm. Sisilayan mo na ulit ang ibabaw, unti-unting tumatama sa iyo ang sikat ng araw. Dahan-dahan ay lumilitaw ang daan sa dati kang linigaw. At sa dulo ng ilaw ay maaaninag mo na para bang kumakaway sa iyo. At habang papalapit ka dito ay makikita mo ang sarili mo, ang dating ikaw na tumatag sa'yo, ang dating ikaw na nakalimutan mo, ang dating ikaw na bumuong o buong buo. Inantay kang mahanap ang nawalang piraso. Inaantay kang mabuo para ipaalam sa'yo na totoong ikaw ay ako. Paulit-ulit. Tinitiklop ng paulit-ulit. Tumitiklop ng paulit-ulit na parang paro-paro. Sa bawat pagtiklop ay inaangat ka nito. Ang hawa pala nito. Dahil sa bawat sakit ay may aral na kalakip. At sa bawat sugat at patunay na hindi laging sapat ang sapat. Na ang akala mo'y tama, noon yun pala ay kasalungat. Na sa bawat paggaspas... Paggaspas ng ano? Na sa bawat paggaspas ng pakpak at tiklop nito ay mas naaabot mo ang buo mong pagkatao. Parang nakikiusap ito sa'yo na sana unawain mo naman ako. Unawain mong yakapin ang sarili mo para unti-unti muling mabuo. At sumibol sa gitna ng araw at ulan ng kasiguraduhan, mm-hmm, ng pag-aalinlangan, ng pagtatalo at panalo at talo, ng kalma at delubyo. Nahanda ka na ulit harapin ang nakalaan sa'yo, kasama na dito ang pagkabigo at muling pagtayo dahil lilipad ka na ulit. Oh. Parang ito, spoken word poetry. Oo, oh, spoken word. Ang galing ni Timmy talaga. Yun lang gusto ko sabihin kanina, iniisip ko lang kung anong tawag sa ganyan. So, inintay mo lang ako, Te. Inintay lang kita talaga, okay lang yan. At saka nga pala, na, ang regular ano natin viewer dito, binabati ko, si Ate Merlin. Okay, silent, Te. Ate Merlin, kumusta? Maingay po. Ito. Ayan. Okay, ang galing mo naman daw, sabi nila, si Jem. Ay, salamat. Salamat po. Dami na pala. Ang dami nito talaga. Good evening, Sir Arthur Fabia. Good evening, uh-huh, po, Ma'am Susette, Ate Kelly. Gandang aba, ayan. Gandang aba. Ayan, hello sa inyo, ayan, lahat. Paulit na lang po yung mga... Sabi ni Sir Chris Palomar, tungkol dun sa topic natin. Uh-oh. Sabi niya, kasal-kasal. Kakain na lang ako ng manong tinuhog. Ano yun? Ay, grabe naman to si Sir Chris. Ano yung manong tinuhog? Baka barbecue. Barbecue yan. Mm-hmm. Ni manong na tinuhog. Diba? Mm-hmm. Okay. 9:02 on the clock, Ma'am Ina. Hello po. Hi, it's nice to be back here. Ayan, parang pagod na pagod ka na, Te. Pero, Kerry. Kerry pa. Ganda loaded ba rin? Kasi, diba, since this morning, mm-hmm, sa event kami ng outgoing SDS at saka yung incoming. So, nag-guest ako doon until kaninang hapon hanggang nakita tayo. At saka, binabati ko nga pala yung QCPSTA kasi 60th founding anniversary nila. Hello. And syempre, ang aming president si Christian Navales. Ayun. Oy, ang tipid magsalita nitong singing educator na to, no? Eh kasi naubos na yung boses na kanina. At saka, parang tawag dito, nakakahiyang biruin ngayon itong kaibigan ko na to. Eh. Pakabait ka, may usapan kayo. May usapan kami niyan. Sabi ko sa kanya, be. Alam mo, hindi kita... Hindi niya ako ibubuli. Hindi kita ibubuli. Biro, assistant to the principal. binubuli ko yan. Sinisigaw-sigawan mo. Mm-hmm. Eh, siyempre, kaibigan ko naman yan. Joke lang. Ano lang yun? Pagmamahal. Joke na. Paglambing lang ni... Lambing ko lang yan.
So, ano yung topic? Okay. Wow, ang ganda ng actually, topic. Itong pinag-uusapan natin, matagal ng idea ni Ma'am Ina to, before ng election pa, if I am not mistaken, nung before ng election, sabi niya magi-guess ako, ito yung gusto kong i-topic natin. Sabi niya ganon. It's all about renewable marriage contract. Bakit mo po naisip to, Ma'am Ina? Kasi sa mga naririnig ko, pati yes, doon sa Peter, usapan namin, si kahit sa mga teachers, ganun din, kahit sa mga empleyado. Ang una nilang problem kasi is yung, alam mo yung sa GSIS. Oh, yes, kasi, agency. Diba, syempre mga government employees kami. Tapos, I myself, diba, ano kasi ako, single mom. So, there are other single moms na ang kanilang plight, katulad ko, naku, paano yan pag nag-retire tayo? Mm-hmm. Siyempre, dahil hindi naman kami anag, eh di siyempre may karapatan yung ating partner. Kahit wala siyang pinaghirapan sa'yo. Yes. Kasi lalabas sa legality, beneficiary siya. Yes. Okay, okay. So parang it's so unfair. True. Tapos nung tinanong namin sa GSIS din, sabi ko, ma'am, is there any ano possible na way para na yung ma-enjoy naman namin, total kami naman ang nagpagod. Correct. Alam mo ang sabi nila, ma'am, hindi ka naman nag-iisa. Pareha-parehas tayo. So, same thing dun sa mga nasa government. Dahil hindi ka naman makapag-demand, kasi legality eh. Correct. Sabi, kailangan daw talaga annulment. Yeah. Eh, di ba, let's face it, napakamahal magpaanal. Oh, but I think meron ng mga isinusulong bantawag dito, mga batas na isinusulong na to lower down the expenses for the separation, meron, legal meron separation. Ganon. Kaya although, andun pa rin, bukod sa napakatagal na process, meron at meron pa rin fee. Ayaw. Hindi naman siyempre paano naman yung hindi kaya na nag-DDS. So, halimbawa, kami naman, ako na lang, speaking for myself, kung ako naman magpapaanal, baka unfair, ako pa rin ang gagastos. E di siyempre, siyempre may ako ko, tapos may ano. So, parang, big unfair ito. Kailangan merong singing educator natin, yung apo niya na bangget. Diba? So, parang it's about time siguro na ma-address kasi, actually, kanina, kami ni Kong Franz yes, Castro, pa. Siya kasi yung representative yes. ng mga teachers sa party list. Sabi ko, Kong, ang dami na nating, kumbaga naipasa na niya yung mga benefits ng mga teachers. Mm-hmm. Sabi ko, siguro, next timing ito naman, sabi niya, ay, very interesting yan. Correct. Sabi niya, I will try my best at saka with the other congressmen yes. na maipasulong yan. Kasi, kung sino sana yung employee, sana siya yung mag-enjoy ng kanyang kung sino yung nag-work. Kung sino yung nagpagod. So, hindi lang ako yung may idea niyan kasi there are other women, lalo na sa mga babae. Correct. Actually, kasi, yung pinag-uusapan natin ngayon, hindi pa tayo ata nagkakilala. Nagting na rin sa isip ko yung ganun. Kasi nowadays, let's face the reality, talagang ang dami ng naghihiwalay yes. na hindi na nabibigyan ng pansin yung legality ng annulment. Parang hindi na nila priority kasi sa dami ng ginagawa na sa yes. buhay. At saka pansin nyo ba, Miss J, at saka Miss J, di ba yung mga kinakasal ngayon na, hindi naman ako bitter ha, pero parang pinakamahaba, 5 years, 3 years, ang ganda pa ng kasal nila. Tapos, ito, biglang malalaman mo na lang after 2 years or 3. Wala ano na. Separated na. Pero alam mo, ang nangyayari ngayon, eto talaga nakikita ko yun, naoobserbahan ko at marami ko rin nakakausap. Alam mo, minsan di agad sila nagpapakasal. Ewan ko, pero talagang totoo to. Marami nagli-live-in ngayon. Dahil nga din doon. Kasi parang experiment pa nila. Oo, kasi dahil nga dyan na naririnig niya, saka yung napapansin, parang trending na din, di ba, yung mga 3 years lang yung tagal ng kasal. Tapos, maghihiwalay din lang naman. So, mag-ano na lang muna, mag-live-in. So, dahil nga din sa trend, parang ang baba na yun, parang napaka, wala nang sanctity ang marriage. Correct. No? Parang gano'n. So, naisip namin yun. Habi ko na ako, pag ako naging kongresista, nauna kong isusulong na sana every 5 years, nare-renew ang marriage license. Mm-hmm. May side tanong lang ako, do you have plans? Kung mayroon, ako ang unang-una, ang bongga-bongga. Kasi syempre, para naman, total ang tagal, no? In my case, mga 17 or 18 years na
single ako, single mom. Nabalo ka balo. Hindi naman, joke. So, di ba, it's about time. Although, wala naman akong balak na. Tapos yung sa partner, wala naman yun. Kaya lang, yung gusto ko, pag nag-retire naman ako, no, alam kong mapapasakin. Yung pinaghirapan mo yun. Pinaghirapan ko yun. At, saka, at yun ay para sa apo mo. At mga apo. Oo. Oh. So, until now, wala pa palang, ano, wala pang... Wala pang nag-detail yata yung, alright, ano, okay. Solo, no, kaya yung kongresista para isolo. Oh. Kasi sabi nyo nga, eto, syempre, kukontrahin lang, lalo na yung... Marami naman kasing kukontra dyan talaga, mm-hmm. Diba? Pero, pag ako naman ang kongresist, may mga panukala naman ako mga kaakibat niyan. Ah, kailangan nating ipasok sa Congress si Ma'am Ina. Kasi, hindi naman basta-basta kailangan mag-renew. Kailangan, syempre, kasi kung may ganun, di ba, both parties, mm-hmm. Mag-iingat. Correct. Kanyari, totoo, mm-hmm. Totoo yun. Dahil love mo si partner, magiging... magbe-behave ako, kailangan faithful ako sa'yo. By that, maybe may iwasan yung cheating. At saka parang takot, no? Takot sila. Ay, kasi ganun pala. Kasi pagka, diba? Pagka hindi ko ginalingan at hindi ko binaitan, hindi niya na-i-renew yung contract, yes. Namin. So, kailangan hindi ako mag-cheat like that. Siguro mababawasan ng... Bukod doon, kung meron sanang yung kung renewable nga, walang mangyayaring battered wife or battered husband. Definitely. Kasi oo. Kung halimbawa battered kang wife, at least 5 taon lang yung pagdurusa mo. Hindi forever yun. Buti na lang cheese wife. Diba? Hindi battered. Battered. Okay. Okay. Tignan muna natin yung mga sinasabi. Ang daming comment dito. Sabi ni Timmy, maganda yung renewable na marriage contract. Diba? Pwede nang i-dispose yung walang kwentang asawa. Diba? Oh, see? Oh. So, diba may reaction agad sila? Kasi marami naman nakaka-relate. Totoo. Hindi, maraming may gusto nito. May mga yes. May mga kukontra, but mas marami I think ang gusto nito. Si John V. Zabat, nanonood din sa atin na I think papunta na ng Baguio to, no? Mm-hmm. Ay, andun na. Sana all. Grabe ka, B. Iniwanan mo kami. Okay, sabi naman ni Ate Inggit Pamor, ang tagal ng 5 years, ma'am. Mga 2 years na. Mo, gusto pa i-shorten. Ate Sara Abulensya, baka pwede kang tawagan. Ano reaction mo dito sa pinag-uusapan namin? Paka-thumbs up lang ako. Uh-oh. Okay, sa mga gustong tumawag, magbigay po kayo ng opinion dito sa ating pinag-uusapan. Pwedeng-pwedeng ibigay kung kayo po ay kontra. At kung kayo po ay sang-ayon sa renewable contract ng 5 years, at minimum ng 5 years. Uh-oh. Ayan, tawag lamang sa ating mga linya. 861-6947 at ang ating smart 0939-916-9855 globe natin 0917-822-8362. Ayan, na-memorize ko na. Sa ulo na. Wala si Papa dyan. Oo nga eh. Alam mo, Miss J, parang sa tingin ko nga itong topic very na to, ang dami-daming nanggigigil. Yes. At magpapasalamat sila ng mabuti kay Ma'am Ina. And syempre, hindi may iwasan yung mga questions, yung mga issues. Paano yun kung ang kung renewable yung tapos ang anak mo 5 o 4. So, may kaakibat na ano dapat yun. Correct. May pang support. Kunyari, section 1, ganito. Kung akong tatanungin, siguro ang pinaka-maximum is 2 kids meron din lang. Dapat ganun, yes. Ano? Tapos, yung pangatlo, may tax na. Para maiwasan para na dumami. I think sa western side? Sa ibang country. Parang ganun. Para mas okay yun. Para... maiwan man sa, kasi definitely yung mga bata, kung halimbawa renewable, sa mother yun, caring-carry pa yan ng mga kung mothers. Kung dalawa lang. At working naman. Yun naman din, no? Kaya. Pag sinabi nating 5 years, magkakaroon man kayo ng anak, 5 years, if ever. Yeah. 5 taon pa lang si anak. Kasi kung hindi naman taon-taon. Let's say mga 4 na yun, o 3, tatlong anak. Di ba? Kumbaga, mapupunta sa nanay. Kasi syempre kung mga bata pa wala yun, bang diba? Weekly na ganyan. So, ibig sabihin, dapat may kaakibat na batas noon na dapat hanggang 2 lang yung maximum para kung sa tatay man mapunta, caring. Correct. At napakadaling pag-usapan pag gano'n. Diba? Ayan, okay kay Ate Sarah. Pagdating ni Papa dyan, wala pa si Papa dyan, ano? Sorry. Okay, madaming sina-shoutout si Gandang Aba. Mukhang gusto niyang i-share yung ating pinag-uusapan doon kila Miss Jane Balyares, kay Madam Diday Shell Sumagang. Pinipage niya sila. Okay. Oo, ang tagal daw ng 5 years, Ma'am Ina. Kung sa kita mo, ako nga, tagal, diba? Mabait na nga tayo, diba? Si Ate Sarah, ang tagal. Ingit pa more. Call. Maraming nanonood na Noranians din pa rin dito. Hello ha? Po sa mga Noranians. Hi Marie, ang aming pinaka-pet malo na boss. Marie Cusi at ang Happy Pips. Miss Jimly, pagaling ka.
Miss Jen, Tess, mga Ate Sarah Abulansya. At saka G, Tamayo. Hello, andi dito si Mami. Oh, siyempre, yung mga fellow teachers. Mga fellow teachers. No? At si Marisa. Ma Marisa! Marisa. Hello, nami-miss ka na namin dito si Hindi ko na alam kung ano itatawag ko kay Tita Marisa. Anak ka niya? Anak daw niya ako, so Mami. Kaya lang parang hindi pa niya bagay kasi bata pa naman siya. Arthur Fabro, my friend. Nakikinig yung mga kapwa natin. Hello to Chi Manzanilla. Tuloy pa rin po tayo. Ang dalawang kasama ko ay mga singers po yan. Kaya kung may request kayo, sisingit tayo ng mga songs and then paglikan, balikan po natin itong pinag-uusapan natin. Actually, napakalawak ng topic na ito. Yes. So, kasi hindi ito matatapos ng saglit. Andyan dyan pa yung mga Catholics, syempre, yung religion. Oh, of course. Yeah. Mga religious maraming nakaakibat na. Sector. Ayan. So, dapat maingat talaga. Correct. So, dalawa lang kami singer dito? If ever... Bakit? Di ba ikaw ang singer? If ever, Ma'am Ina, hindi lang ito yung Friday na makakapiling ka namin. Kasi pag-uusapan natin. Kumbaga very much. Dediretso natin. The next Friday, yun ulit ang ita-topic natin pag hindi natin natapos today. Eh, tsaka hindi matatapos today. Okay. Kasi ang hirap kaya yan. Makikipag-interact. Kasi si Ma'am Ina, kakanta pa ng mga lima. Paano pa yan? Actually, years ago, hindi ko na mabilang kung ilang years. May lumapit sa akin, madam, na parang ipa-funds niya ako, ipapasok niya ako sa party list maging representative. Correct. Dinanggihan ko siya kasi parang hindi ko wala akong idea. I'm not into politics. Isang major reason ko I'm not into politics. Plus parang napakalaking obligasyon. Pero you know, naniniwala ako sa destiny. Once you are called, 'di ba? Once you are called. Oo, 'di ba? Kasi malamig. Few are chosen. Kumbaga, few are called. Many are called, but few are chosen. So, yun. So, tignan natin. Mga mamaya, may mag-offer ulit. Diba? Tignan natin. So, dahil dyan, parang may kantang bagay dyan. Ano? Yung sinasabi ko sa'yo, I know him so well. Oh. So, get to know the guy first before, you know, falling in love. Oh, so, you pinag-pindot. Sige, pero bago yan, si Ma'am Timmy, sabi niya, sana ma-push na yan at ma-approve bago ako mag-for good ng tuluyan na makalaya sa hawla ng nakaraan na wala ng pakiramdam at tanging papel na lang ang ugnayan. Heist! Diba? Ayun naman. So, madami palang nag-iintay ng batas na to dito sa Pilipinas. So, sige. Tignan natin hanggang... Sabi ni Miss Timmy Almogen, maganda yung renewable na marriage contract. Pwede nang i-dispose yung walang kwentang asawa. Lupit naman. Grabe, no? Sabi. Galit siya. Kasi hindi lang naman sa women to. Siyempre, may mga nagdurusa din ng mga men. Mm-hmm. So, diba? So, the next Friday siguro, mag-i-interview din tayo ng mga kalalakihan kung anong stand nila to make it fair dun sa mga syempre lahat tayo dito mga babae girls. So at ang nag-i-interact dito mga girls din. So let's be fair, magtatanong tayo kung ano yung mga pananaw ng mga kalalakihan na or si Chris, ano pananaw mo dito Chris sa pinag-uusapan natin, to be fair sa mga kalalakihan na nanonood at nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo. Tinatawagan na po. Aso. Okay, sige, kanta muna tayo bago pagpasokin eh. Ito yung tayo. Song, pinaka the best yatang song ito para dyan. Sa pinag-uusapan natin. Galingan po, Mamina, ha? Ganda-ganda na suot mo ngayon. Parang a-attend tayo ng induction ball. Ng mga bagong, newly... Oh, ito para sa kapwa natin women na gusto na magipag marinyo para sa lahat ng mga babae. Nothing is so good that lasts eternally. Perfect situations must go wrong, but this has never yet prevented me from wanting far too much for far too long. Looking back,
I could have played it differently. One of few more moments who can tell. But it took time to understand the man. Now at least I know him well. Wasn't it cool? Oh, so cool. Wasn't it fine? Oh, so fine. Wasn't it madness? He can't be mine. But in the end, he needs a little bit more than me. More security. He needs his fantasy and freedom. I know him so well. No one in your life is with you constantly. No one is completely on your side. And though I move my world to be with him, still the gap between us is too wide. Looking back, I could have played it differently. Learned about the man before I fell. But I was ever so much younger then. Now at least I know him well. Wasn't it cool? Oh, so cool. Wasn't it fine? Oh, so fine. Wasn't it madness? He won't be mine. Didn't I know how it would go if I knew from the start why I'm a fallen apart? More than me, more security. This is fantasy and freedom. I know him so well. It took time to understand him. I know him so. Guys, kagagaling naman you have to know the man first before you fall in love. Diba? Isa yung importante. You have to know. Kaso, hindi mo naman siya agad-agad makikilala, Mamina. Kasi at first, pag nangliligaw yan, natural, magpapakitang gilas yan. Yeah. Hindi mo pa una makikita yung mga flaws na meron siya. So, sa stage pa lang yung pagbo-boyfriend, yung mag-boyfriend lang. So, wala pa ano. Pero para sa akin talaga. Unless na magsama na sila. Pero para sa akin talaga, hindi mo naman talaga makikita ang isang lalaki o isang tao kung hindi mo kasama sa loob ng bahay. True. Sa loob ng 5 taon. Mm-hmm. 5 taon lang talaga, o, diba? Talaga kasi, parang ano na. Sa ilang buwan pa lang, hindi pa yan ano eh. Parang, kumbaga, hindi pa yan ano, hanggang sa maging 1 taon na kayong magkasama, okay. Yung pwede na siyang umutot sa tabi mo. Oh my God. Mga ganon, diba? Parang pa-cute-cute lang ano. Dati pa-cute pa lang sa una hanggang sa dati may pagkanin ka dyan, pag may kanin ka dyan, ay, babe, may kanin ka sa ano, ang punasan ko. Eh, pag ano matagal na, hoy, 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 yung kanin mo naman, hindi na ka nanihiya, hoy. Tanda-tanda na nito pag eh. Pag gano'n na yung diba? Stage, no? Well, parang wala nang respect sa isa. Wala nang respect. Ay, sasabihin ko rin naman sa kanya, hoy, maghugas ka dyan. Nang ano? Nang kahit ano, ang dumi-dumi ng mga ano mo. Okay. Galit, ano? Galit, galit. Relate sa mga OFW na sa makabilang bahay ang mga partner nila. Totoo to eh. Diba? Lalo na, tulad ng major na concern dyan, yung sinabi ni Ma'am Ina kanina, yung mga tungkol sa legalities na pag ikaw ay naghihirap, tapos beneficiary mo, natural yung
husband or wife, 'di ba? Ang swerte naman niya. Napakaswerte nila. Tapos you know, wag na lang yung magandang trabaho. Yun na lang may SS na pension na hinulugan ng tao nung siya ay dalaga pa. Correct. Ngayon, nung namatay na yung taong naghulog, ay buhay ang asawa. Ay, sa kanya. Sa, oh, my goodness. Diba? Napaka-unfair na. Diba? Kawa. Mm-hmm. Dapat hindi pwedeng sa asawa ibigay ang SS, no? Diba? Sa anak na lang. Sabihin natin kay Pangulo. Diba? Mm-hmm. Na SS na yan. Hindi talaga. Kasi kung above 18 na yung bata, talagang sa partner pa rin mapunta. Kung sino yung living. Pilayan mo, pilayan mo. So, ko, I hope ano, kung hindi pa man ito maisabatas itong pinag-uusapan natin, kung hindi pa man, eh sana mapabilis yung sinasabing prosesong mura or walang babayaran sa pag-legal na annulment or separation ng mag-asawa na ayaw na talaga at hindi na nag-work ang kanilang relationship. We are not into this, ha? We are not into maghiwalay. Hindi natin inaano yan. Pero yung reality yung pinag-uusapan natin. Mm-mm. Talagang nangyayari siya sa kasalukuyan. Kasi correct. Kung annulment, kasi totally kasi pag sa annulment, wala na, free ka na. Free na yung both, yung partners, yung gano'n. Pag sa separation kasi, meron pang mga ano dyan eh, yung may, hindi lahat, kumbaga nakukover doon. Okay. So, yung legality. Si Ma'am Ina, bang tinitingnan ko, be, ano, hindi lang siya pan-teacher. Ano pa? Pang-abogada siya. Tsaka pwede rin siya doktor. Attorney, dok. Ano? Na OB. Deceiver. Oh. Hindi, kasi mga teachers naman talaga, lahat ng karir sa amin. Pwede, diba? Pwede silang psychologist. Lahat ng trabaho na sa amin. Oh, sige. Okay, bago tayo mag-chikahan, meron tayong caller para matanong. kasi magbabait-bait. Madami ng experience ito. Hello po! Hello? Hello. Ayan. Ah. Yan si Ate Sarah Abolensya na kasalukuyan nasa Hong Kong. Bago ko kayo tanungin tungkol sa pinag-uusapan natin, Ma'am Sarah. Kumusta ang Hong Kong? Magulo pa rin. Magulo pa rin. At least hindi kayo magulo. Oo, kasi sila diba, lang, sila lang mga Chinese lang ang magulo pero kami hindi. Ayun. Pero hindi naman nakakatakot mag-roam around sa Hong Kong. Ano po? Hindi naman po ba natatakot mag-ikot-ikot dyan sa Hong Kong, yung mga turista? Siguro pag weekdays okay lang, pero pag... Weekend. Mga weekend. Weekend, oh. Ayun, okay. May S yun sa akin. Okay, thank you. Anyways, Ate Sarah, ang pinag-uusapan natin, pabor ka ba dito sa sinasabi nating 5 years na renewable ang marriage contract? Ano masasabi mo po dito? Hindi po. Hindi. No. Ayaw mo ng ano, renewable. Ayaw po. Dapat pag sinabing hiwalay na. So, hindi. Kasi yung ano, ang inaano natin, ang sinasabi natin, yung renewable, pag ayaw na, hindi na i-renew yung contract para mag-a-agree kayo both ng asawa mo na, o sige, tigil na natin to. Pero mukhang natatagalan ka sa 5 years, ate. Ayoko ng 5 years. Dapat gawin nalang math or 9 months. So, okay na. Grabe siya. Mas matindi pala to. Grabe siya. Ay, ano lang yun, no? Ano to? Huwag na lang kaya yung gano'n. Oo naman. Kasi pag... Sa akin, ano? Sa aking... pananaw. Experience. Kasi OFW ako. Mm-mm. Then, din naman kami nagsasama. Tapos, nagkaroon ng conflict yung lalaki dyan sa Pilipinas. Mm-mm. Eh, di syempre, magdidesisyon ka na lang ng ano, hiwalayan. Tama na. Kasi, pagka i-renew mo yan, yung mga ginawa niya yan, just ko, isusunod. Huwag nang i-renew. So, huwag nang i-renew. Eh, pero may habol pa rin. Kung hindi ka, kung kasal ka talaga. Meron ay, pa. Ay, maging ano ka na lang, maging anong tayo doon na... Wise ka na lang for example for mga ano mga investment mo. Eh di ipangalan mo na lang sa mga babies mo, di ba? Mm-hmm. Pero yung mga government agencies na parang halimbawa yung SSS po, ganoon. So ano yun eh, parang required eh na required. Yeah, na husband pa rin yung beneficiary or wife. Or wife. Hiya na lang siya. Wala nga siyang hiya eh. At ang malas pa noon kapag na nategi na pag, ng partner. Ang may iiwan sa asawa. Pag ako talaga, no way.
Oh, galit siya. Oo. Hindi kasi ito talagang na-survive niya mag-isa yung ano eh, diba? yung life na naghiwalay sila. Diba? Binalik niya sa binan niya yung asawa kasi niya. Kasi ewan ko ang dami, mga single parent ngayon talaga, sobrang dami. At saka minsan, mas marami pang kumita yung babae. Kasi correct. Sa tulad niya, na siya lang yung kumikita sa family, may dalawang anak na pag-graduate na niya, tapos nakabili ng mga properties. Ganon siya kagaling. Parang yung mga stress niya noon, binuntun niya sa paghahanap buhay. So, Ate Sara, okay ka dito sa renewable na pag ayaw nyo na, hindi nyo na i-renew yung kontrata ng marriage? Ng marriage. Mm-hmm. Okay. Pero months lang. Matagal lang 5 years, sabi ko sa iyo eh. Sabagay. Mga 2 years lang. Under observation. Sa bagay, oo, no? Oh, matagal daw yung 5 years, madam. Kasi syempre may proseso pa yun. Kaya, pero matagal talaga yun eh. Matagal para sa kayo natin, Sara. Ayaw nila ng 5 years. Oh, sige. Pwede yung hihiling natin sa, ano, sa kongreso na 3 years. Sige, bawasan natin. Sige. Thank you so much, Ate Sara. Thank you po. May mga gusto ka po bang batiin? Wala. Okay. Hindi nyo bababatin yung partner nyo? Wala rin. Binalik na nga niya sa biyanan. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much. Ayan. Yan ating naka-usap ay si Ate Sara Abulensya ng Hong Kong. Isang OFW. Oy, sabi na separated ko, din. Talaga. Talagang marami talagang ano, mga single parent. Mm-hmm. Parenthood. Sabi ni Gandang Aba, wow, lamig na nga ng aircon. Mas pinalamig pa sa bus. Buti pa sila may aircon. Sila, sabi ni Gandang Aba. Thank you, Ganda. Ganda ka talaga, Aba. Ayun. Si Timmy naman, ang galing-galing naman. And si Ma'am Zinaida, sabi niya, good morning po, beautiful ladies daw. Oops, good evening po sa lahat. Yan, meron pa bayad dito ang divorce, pero konti lang po doon sa... Saan bansa? I think nasa US din yata si Ma'am Zinaida. Sabi ni Yesong Hong, ay replying pala siya. Oo. Sabi niya, inggit pa more. Hindi ka ate, na pa. Yung no ko, hindi yan doon sa topic. Sabi niya. Talagang pati. Ayong ganun. Sa politics yan, no. Yung sa politics, yung kanina. Yung ikaw yata. Yung oo. Actually, mga taga-media din yung kumausap sa akin na ano na mag-run ako sa party pwedeng, list. Pwede ka kasi. Gusto nila na all-out support, may funds din na gagastusin. Ito mo naman. Maraming mga broadcaster turned into ano yun. Sa bagay, oo kasi nga. Actually, kaya si Miss Ninya. Ninya Taduran. Mga ganon, yung mga grupong yun. Ah, oh. So, hindi ko siya minigyan ng pansin kasi talagang I'm not into it. And mali natin sa mga susunod na panahon. Sa mga susunod na panahon, andito lang naman ako. Oo, oh, tama. Viva, senyor! Mm-hmm. Viva, senyor! Kasi senyor na kami nun. Okay, eto pa sabi ni... Ang ganda ng boses mo, ate, sabi niya. Ang ganda ng boses ni Ate Sara sa ano, no? Yeah! Sabi ni Timmy, yung feeling na ang daming libreng kasal pero annulment, ang mahal. Oo, oh, totoo. But nga ba ganun? Sana may mass annulment din. Ganun! Kasi may mass wedding, di ba? True! Dapat meron ganun. Okay, mass wedding, pues, mass annulment. So we urge the, ano, congressmen. Eh, bakit ganun? Oo nga, yung mga lawmakers, diba? So in-urge natin na sana ganun, no, may mass annulment din. Di ba? May kasi libre bilis... kasan? May libre rin dapat na annulment. Ba't oo, wala? Oo nga, ba't wala? Tama, ang galing. So, ang taba ng utak mo, ha? Ni Timmy. Sana, oh, Timmy, tama, may ano din, libreng annulment. Dapat, no? Ang hiling na magkasal, eh. Kuyang Willie Cruz, nandiyan na rin. Hindi ako natuloy dyan sa General Trias, Kuyang Willie. Next week na lang daw, usap kami ni sila, nila Sir Tony, sabay-sabay na po kami pupunta sa General Trias. Ma'am Zinaida, pero kung sino ang mag-file ng divorce, siya yung magbabayad. What do you think, Ma'am Ina, dun sa dito? Pag ayaw, na halimbawa, pag ayaw na ninyong i-renew, ay, wala namang gastos pala yun. Kasi pipirma lang kayo pala. Yun na nga. Kaya no? Sana yung sa renewal, kasi kahit siguro hindi yung kayong dalawa at isa lang ang mag ano isa lang yung mag-file. Mm-mm. Isa mag-file. Syempre matatawag din yung party niyo na may nagpa-file, so ibig pag-uusapan niyan. Kumbaga dadaan sa proseso. May mga grounds din, may mga reasons. For example, mayroon ngang ano,
meron nga yung tawag dito renewal, eh kung hindi rin pumayag yung isa. Iwi-weigh din yan sa mga reasons. Oo. Kung ano yung... Kumbaga, mayroong mediator din. Oo. Na, kung ano yung mga requirements na hinihingi nila sa annulment. Kailangan maibigay. Doon din. Tama. Tama. Kailangan ma-comply mo yung, halimbawa, nang bubugbog o hindi na happy, yes. Mga ganun. Correct. Na. Tapos no? Di nagre-remit ng salary. Salary. Oo, parang binubulsa na lang yung salary niya. No? Tapos infidelity, syempre. So, lalo yun, na meron, di ba? Yun naman ang uso yung third party. Oo, pag may ganon. Ay, nakikinig din ang aking mga friendships. Hello po. Tintin, Pepay, at saka si Tintin. Pepay? Pepay. Maganda ng pangalan ng tagakong friends. Maganda. Pepay. Si Kuya Willie, sabi niya, good morning, Miss J, Miss Jem, Love Diaries, Global Pinoy, at sa inyo po, magandang bisita. Ay, si Miss Ina po ito, ang ating singing education. Joke. Singing educator po. Si Kuya Willie, sabi niya, marriage contract, expiration date na. Check nyo na. Talaga ba? Expiration. Pares lang naman yun. Same thing. Oh, ayan. Si Gandang Aba, hello daw mate, Diday Shell, sumagang, standby mate, relate sa problem. May nagdadaanan si Diday. Ayan. Sabi ni Kuya Willie, ay salamat, nakahabol. Sad ako kahapon, absent ako. Hindi ako makaview ng video. Okay lang. Okay lang. So, si Diday Shell, ano pananaw mo dito sa ating usapan? Ikaw ba'y pabor? Or gusto mo ba mas earlier than 5 years ang ating contract, ng marriage contract, ng expiration? Mm-hmm. Kahit sa susunod na panahon mo na po, ano daw? No na po. No na Diday po. Shell, good evening po, watching from Singapore. Wow, hello Singapore. Mas wedding, boto lang habol nun eh. Ay, totoo, no? Yung iba, propag, ano nila yon. Correct. Bakit kung may, kumbaga, mass annulment, hindi bobotohan? Pwede din. Pwede din. Yung isa boboto, yung isa hindi. Oh, correct. Correct. Kung hindi pabor. Sabi ni Diday Shell, 7 years na po akong hiwalay sa asawa ko. Paano po ang proseso para ma-annulled yung kasal namin? Yun. 7 years na po. Pwede nang i-file ito, di ba? Kasi may certain... Depende sa mga grounds. Yes. May certain years naman na matagal na kayong... Yun lang naman ang sasabihin mo, ilang years na kayong hindi nagsasama eh. I think may parang 5 years ba? I'm not really sure with the batas kung 5 years na nahiwalay na kayo, grounds na siguro yun pinaka, to file. Yung mga mabibigat na... Yung isa sa mabibigat na grounds yung nabububog. Mm-hmm. Yung nabububog ka, di ba? Ayun. Si Diday Shell, pwede na. Mag-file ka na. And let me check on this. Hindi ako masyadong ano dito sa... Kailangan na i-consider. I-consult natin yan sa lawyer. Dapat pala, nag-interview ko ng isang abogado. Mm-hmm. Hindi ko naman kasi alam na mag... Hindi. Sinabi nyo lang sa akin, hindi. Well on our kasi way. Kasi mag... Talaga mag-i-interview talaga din tayo kasi na-open up. Oo. So, by next Friday, mag-i-interview ituloy natin tayo ng isang lawyer to answer all of these queries na meron tayo para malinawan po tayong lahat. Okay, si Gandang Aba, big check, sir. Kasi si Mayor, lahat ng ninang or ninong sa lahat ng sinasakal. Oo nga, no? Bakit ayan. Lahat? Lahat siyang kinukuha na ninong-ninang, no? Ay, kasi magkakasal si Mayor. Hindi, tatakbo ulit sa susunod din. Ayan, si Atinggit Pamor, akin yung ex ko, kahit nga piso, wale. Kaya ibinalik ko na lang siya sa parents niya. Buti tinanggapan, no? Ng parents niya. Si Bestie Everi, Rigo Perez, nandun na rin. Kawawa ang bata, hindi ako pabor. Big no. Etong pananaw. Yung topic natin. Ito naman ang pananaw, tatanggapin din natin to. Isang pananaw galing sa isang lalaki, si Kuyang Willie Cruz. Ayaw niya. Dahil kawawa daw ang mga bata. So, ito din kailangan din nating i-consider ito. Ano ba yung pros and cons sa mga bata? Kung kaya nga ganito diba? Yun. Si ngayon, Kuya Willie, si Kuya Willie, yung mabait siya. Ganito yun. Kasi ganun na naisip niya. So, dahil nga dyan, yung mag-asawa, i-work out nila yung marriage nila para maging maganda, para walang maapektuhan bata. Okay, let me answer this. Kuyang diba? Willie, ang pinag-uusapan natin, renewable. If ever na nagkasundo kayo ng iyong wife, natuloy pa rin, and then fine. You renew it. Mm-hmm. Diba? Renew ulit ang another 5 years. And then kung gusto niyo pa ulit, another 5 years. So 15 years na kayo. Forever. All throughout your life, kung gusto niyo magsama, renewan lang renew. Yes. Correct. For the benefit of those couple na talagang nagkakasundo pa at okay silang magsama. Yes. Ayun. Katulad sa mga loan.
Diba? Renew lang ng renew. Loan. Utang. Renew. Kasi diba, kung renewable yan, lahat sila magsusumikap, yung dalawa, yung mag-asawa magsusumikap. Yun din ang maganda doon. For the benefit. Sa welfare ng mga anak. Ganun naman talaga yun. So, kung gusto ni partner na maging okay ang pagsasama at okay sa mga bata, then guhusayan niya. Yeah. Maging tapat. Because you know why, Ma'am Ina? Yes. I believe the children is our future. Yes. They're the greatest love of all. Wala naman maapektuhan kung maayos ang pagsasama. Sabi ni Sir, sabi niya, paano po, napikot lang, shotgun marriage. Ay, may ganun pa ngayon? Joke lang niya yan. Si Nash Cell Arevalo, hi daw Ma'am Ina from Hong Kong. Hi, Cell. Siyempre, kasama ko yan sa school dati. Cell, hello. Hello. Buti nakikinig ka. Ayun. Thank you. Hello po. Si Bestie Eva, good evening, pretty bestie, Miss Josa, and sa mga co-host ko daw. Good evening, bestie. Good evening. Ayan. Magandang gabi, Sis Aba, Nico, mula kay Eva. At Mama's boy siya, Miss J. Ganda. Ah, Mama's boy. So yun, pag binalik, mati, kukunin agad ni Mama, ano? Correct. Hello daw, Sis Eva. Good evening sa inyo. Ayan. Since madami tayong songs, ano pang next song natin? Ang dami nating songs. Mm. Ano pang gusto mong kantahin, Ma'am Ina? May niready kayong dalawa kanina. Oo. Ayun na. Kinanta na namin. Tayo, yung mga... Hindi ko may medley kayong dalawa. Hindi po ako masali ngayon eh. Sige, huwag natin isali si Josa. Tayo lang. Kasi ano po, sana maintindihan niyo ako ngayon. Okay. Ngayon lang po ito. Naiintindihan ko kaya sobra. Hindi po napakalay yung tiyan ko. So, ano kakantayin natin? Oo. Sige. 9:39 on the clock habang nag-uusap sila ng kanilang ng kakantahin. Ayan. Hello muna sa Stylist Chick Manila sa aking sponsor ng aking mga sinusuot. Medley. At muli po paalala lamang mga loves na nanonood sa atin, nakikinig sa atin sa kanilang radyo. Nais kong ipaalam na yung mga topics upaksa, ang ingay ng mga nagchichismisan lang sila tapos ang ingay nila. May ina-announce lang po ako, excuse me po. Ang mga topics upaksa sa aming tinatalakay sa programang ito ay sinasaayos ng aming production team base sa mga request ng aming mga radio listeners at Facebook followers. Kung meron man kaming mga nababanggit na pagkakahawig sa inyong sitwasyon, pangalan, lugar o petsa, yan po ay nagkataon lamang at walang kinalaman ang hinti lang ito. Wala pa rin silang nahanap? Meron lang kasi kasali ka. Bakit? Kasali ka, carpenter ikaw. Hindi nga, hindi niya ako naiintindihan eh. Tayo lang. Okay. Kaya na natin yan. Mm-hmm. Ma'am Ina, carpenters lang yan. Mm-hmm. Pero mahirap yan. Kasi mamumukpok tayo, carpenter, sa kamarkin yun. Ah, sige, go tayo dito. Medley yan ah. Nagagaraw yung mic ni Ma'am Ina. Ma'am Ina, ano yan? Pwede naman na dito. Diyan ka po ako. Game. Hindi na natin tinawag si ano? Ay, yung guest mo. Ikaw muna. Iba-iba yung napindot mo. Ano hindi, siya? Hindi maganda yung ano na yan. Yung nakuha mo na ano. Kasi late yung ano. Late yun. 9:41 on the clock. Hanggang alas 10 po tayo. Samahan niyo pa po kami. Ayan. Sa mga hindi pa nakapag-share, share na po. Ayan. Malawak po ang ating pinag-uusapan natin. It's all about renewable marriage contract. Ayan. Ano po ang palagay niyo dito? Ayan. Sabi ni Arthur Fabra, request po Ma'am Ina and friend Jem, Song of Connie Francis, Wishing It Was You and Where the Boys Are. Yon! Where the Boys Are. Wishing It Sige. Was You. Kuyang Willie Cruz, good night po. Keep safe sa pag-uwi. Sumain niyo po ang Panginoon. Sumain niyo rin po. Pakikanta po ang isang linggo nagpaalam pero may request siyang pakikanta ang isang linggo pag-ibig. Ay! Sige.
Kakantahin namin yan ni Ma'am Ina. Teka, wishing it was you, Ma'am. O sige, si Ma'am Ina. Arthur, kumusta, brother? Wishing. Diba sabi mo mag-ano ka dito? Alam mo, matagal na niya ng Connie Francis na ano, na dini-request. Sige nga, kantahin na lang ito. Married si Arthur about... kasi siya yung Eddie Peregrina of the na. Philippines. Oo. Pupunta dito kaya sa atin yan. Para sa akin ito daw. Sana bigyan natin ng justice ito. Parang tomorrow I'm walking down the aisle. I try to hide my heartache with a smile. 'Cause when I look at him, say I do. In my heart, I'll be wishing it was you. Tomorrow, when you see me pass you by, just turn your head so you won't see me cry. And just remember when I say I do. In my heart, I'll be wishing it was you. You listen when they said I cheated. And you listen when they said I lied. Yes, you listen to all of the stories, but you didn't listen to my side. So tomorrow, when the chapel bells begin, I have to think of you as just a friend. When I say those precious words I do, in my heart I'll be wishing it was you. In my heart I'll be wishing it was you. O, pasensya na friend Arthur, ha? Si friend Arthur yan. Hello, Cheska! Pamangkin ko. Kumusta? Hello po. Ayan, isang linggo pag-ibig. Tapos, if I were a boy, kantayin mo daw, Miss Jem. May request dito, where the boys are. Ito muna, where the boys are. 9:46 on the clock. Ayan, medyo mukhang kakapusin tayo ng oras. Ang daming request. Ganda no kaya. If all right. I were a boy. Where the boys are. Nasaan ba sila? Oh, isa, if boys? I were the boys. Isa naman, where the boys are. Na nakasulat. If, simple.